Hey, what happened? Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo, especially dyan sa Kuwait, sa aking asawa. At sa aking mga kababayan dito sa Bicol, maray na aga po sa Indoga Boss. And for today's video, gagawa po tayo ng DIY probiotics. Gamit lamang ang gatas, molasses, at bigas. Kung bago ka po sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga video. Magandang araw pong muli. Ngayon, gagawin muna natin yung unang procedure sa paggawa ng DIY probiotic. So, ang ating pinakaunang procedure, mag-e-extract tayo ng lactic acid out of water rice fermentation. So, sa procedure na ito, ang kailangan lamang natin ay isang cup of rice and 2 cups of water. 1:2 po kasi yung kanyang ratio. Then sa gamit natin, kailangan natin ito kasi dito po natin siya i-shake. At kailangan din po natin ng mga containers. Since wala po akong ibang container, yung glass na baso na lang po namin ang gagamitin ko. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ang pag-store. Kung hanggang saan lang dito. Kaya po, kung makapapansin nyo, 4 na piraso po ang nakahanda dyan. So, simulan na po natin. Ang una po natin gagawin, yung isang cup ng rice, ilalagay po natin dito sa bote. Sunod po natin gagawin, i-shake lang po natin ang ating bigas na may tubig. After niyo po ma-shake, yung parang pag naghuhugas kayo ng bigas, ang kaibahan lang nito, kailangan kasi natin kunin yung ratio. So, gagawin na po natin sunod, kunin natin yung paglalagyan. Again, kung meron po kayong mas malaking container na medyo malaki yung bunganga, kasi sa next procedure natin, mag-extract tayo ng lactic acid out of this fermentation. Since ako po wala akong container na ganun, eto po muna ang gagamitin natin. So, ang gagawin niyo po, ang tanging kailangan niyo lang po dito is yung water rice. So, ayan na po. Ngayon, ang gagawin niyo po, lalagyan niyo lang po ng water rice yung ating mga container. Kung mapapansin niyo po, ang nilagay ko lang na lactic acid sa ating mga container ay 1/4 lang nung kanyang sukat. Bakit? Kasi yung pong space na yan, dyan po, yung clearance na yan, dyan po mag-i-stay yung mga good bacteria na mag-a-activate sa ating lactic acid. Ang sunod po nating procedure ay tatakpan natin siya ng pwede po ang tissue, kung may tissue kayo, or telang puti, or pwede rin po ng papel na puti. Ngayon po, tatakpan na natin siya. So, kung may magtatanong po na bakit hindi takip na lang na as in yung pang-cover niya katulad ng ibang bote. Kasi po, kailangan po, meron pa rin siyang hangin. Kasi, para po ma-invite nung pina-ferment natin yung mga good bacteria papunta sa loob. Kung meron po kayo rubber band, pwede rin. Ready na siya. I-store nyo po to sa darkened area. Kailangan hindi po nasisinag. Kasi kahit ano naman pong fermentation, kailangan po nasa dark room. Magandang araw po muli.
Ngayon, isasagawa natin ang ating ikalawang procedure sa paggawa ng DIY probiotics. Ang kakailanganin lamang natin dito sa procedure na ito ay 1 litro ng fresh milk at yung makukuha natin sa ferment nating water rice nung nakaraang 3 araw. So, kailangan lang natin ng syringe para makuha natin. Ang ratio po pala ng paggawa nito is ang 100 ml ng na-extract natin dito is to 1 liter ng fresh milk na gagamitin nyo. So, kukuha tayo dito sa may gitna. Hindi natin kailangan yung starch dyan. Yan, itatransfer lang natin dito sa isang bote, ay sa isang baso para... Kung may magtatanong po kung pwede po ba ang ibang klase ng gatas, pwede po. Kung ano pong available sa inyo, pwede po ang skim milk o kahit yung fresh milk mismo na galing sa ating mga hayop. Yung 1 litro ng gatas, bubuksan po natin at ilalagay natin siya sa malinis na container. Para po sa ating ikalawang procedure, ang purpose po ng gatas ay i-activate niya yung lactic acid ng ferment natin water rice. After po natin ma-mix yung gatas at yung lactic acid, ang gagawin naman natin is tatakpan natin siya ng tela, tissue, or papel, kung anong available. At maghihintay ulit tayo ng 2 to 3 days. At yan po ang ating finished product para sa ating second procedure. Kita-kits ulit tayo after 2 to 3 days at titingnan po natin ang result. After 3 days po, eto na po yung ating kinulture na milk. Mapapansin nyo po, meron ako dyan bowl and strainer. Gagamitin natin yan para i-separate yung starch ng milk sa serum. Kung nakikita nyo po yan na parang dilaw, yan po yung serum na ating kailangan. Humiwalay na po siya doon sa gatas. Ngayon po, hinihiwalay na natin yung serum doon sa milk. Ito po ay kakailanganin natin mamaya para sa ating ika-third and last procedure. Yan po, mapakita ko lang po sa inyo yung ating nagawa. Ito yung mga starch. Hindi naman po natin kasi yung kailangan. So, mamaya gagamitin natin to para sa ating next procedure. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Nung nakaraang 3 araw po, ay ginawa natin yung tinatawag nating milk culture. Kung saan, inactivate natin yung lactic acid at hinalo nito natin sa 1 fresh milk. Ngayon po, a while ago, pinakita ko sa inyo kung paano natin to hinarvest dun sa prosesong ginawa natin makaraang 3 araw. Ngayon, eto na po siya. Kakailanganin natin siya para may sagawa natin ang 3rd procedure. Ngayon po, sisimulan na natin. Ano bang kailangan natin para magawa ang 3rd procedure? Una, yung hinarvest natin na activated lactic acid gamit yung gatas. Ngayon po, ito rin yung molasses at 1 litrong tubig. Mga ngailangan din po. Kanina po pala, ang pinaglagyan ko ay bowl. Ngayon po, sinalin ko siya sa 1 bote para mas mabilis ang pag-transfer natin ng mga liquid.
Ngayon po ay kakailanganin natin ng isang cup para masukat po natin kung ilan ang ating na-harvest. Di ko pa po siya nasusukat. At isang container po kasi dito natin siya haluin. Gagamit rin po ako ng embudo para hindi po matapon ang ating mga isasalin. And then, syringe din para sa mamaya sa pagka-transfer natin doon sa tubig. Ngayon po, susukatin natin kung ilan ba ang nagawa nating serum galing doon sa kinulture nating gatas. Kaya po natin ito susukatin kasi kung ilang cup ang makukuha natin dito, yun din po ang sukat na kukunin nating molasses at imimix dito. Nakagawa tayo ng 750 ml. Ibig sabihin, ang kakailangan na nating molasses ay 750 ml din po. Ngayon, gamit din ito ay kukuha tayo ng 750 ml o 3 baso ng molasses. Molasses po ay medyo malapot kaya ayan. Ang molasses po ay galing siya sa sugarcane or sugar beets. Meron din pong iba na galing sa sorghum kaya tinatawag siya sorghum molasses. Ang molasses po ay kadalasang ginagamit sa fermentation kasi may ability siya na i-grow yung mga bakterya para mas maparami niya. Kaya nga i-activate niya rin yung good bakterya dito sa ating ginagawa. Yan, eto na po ang ating finished product. Makikita niyo na sa baba yung molasses, nandito po yung ating. Mapapansin nyo po, yung molasses ay nasa ilalim na part at yung serum ay nasa taas. Kasi po, mas dense po, denser yung molasses compare sa serum na in-extract natin. Kumbaga, mas compact yung molecules ng molasses. Yun. So, paano nyo po siya gagamitin para sa ating mga alagang kayo? Ngayon, kumuha kayo ng 1 liter of water at 30 ml netong ginawa nating probiotics. Kaya kinukulit yung cup. Dahan-dahan lang po ah, kasi baka, diba? Nagpo-form kasi siya ng gas. Lagay muna natin dito. Kukuha po, buksan natin itong ating tubig. At gagamitin natin ang ating mahiwagang syringe na napaka-cute. Kukuha po tayo dito ng 30 ml. So, eto, ready na po to. Pwede na po natin itong ilagay, ibigay sa inumin na, sa ating mga alagang hayop, inumin nila. At isa pa, just in case gusto mong rumami at ma-activate ulit yung lactic acid ito, lagyan nyo lang po ng 30 ml na molasses. Purong molasses. At maghihintay ka ng 3 to 7 days. Ano ulit siya? Mas dadami siya. Pwede mo ulit ilagay ulit sa container. 30 ml naman nung makukuha mo dito, ilalagay mo ulit dun sa mga tinisang litong tubig. Mas marami po ang inyong magagawa. So,
Yan po ang ating DIY probiotics. At dyan po nagtatapos ang ating ikatatlong episode ng Landcare's Adventure under LCB Free Range Chicken Farm. Naway may natutunan po kayo sa aking mga ibinahagi. At kung bago po kayo sa aking channel, please subscribe and click na notification bell para ma-notify kayo kapag mayroon akong bagong videos. Shoutout po kay Ms. Rizalie Escucha ng Legazpi City. Lagi po siyang nanonood ng aking videos. And binabati ko rin po ng happy, happy birthday si Chad Lawrence Gaitan ng Washington Drive, Legazpi City. At siya po ay magbe-birthday this coming September 28. So, happy, happy birthday, Chad! And hanggang sa muli, abangan niyo po ang aking susunod na videos. Happy farming!